Hello po, magandang araw po. Magkakaroon po tayo ngayon ng isang short tutorial tungkol po sa ating PSA online appointment. So, para po maka-online appointment po tayo, hanapin lang po na natin ang Philippine Statistics Authority appointment.psa.gov.ph. Then, i-click po natin ang birth. Then, magpo-prompt po siya dyan ng mga steps kung paano po tayo mag-online appointment. So, i-run through po natin ang ating mga steps kasi po maghanap or kukuha po tayo ng online appointment sa ating PSA. So, click lang po ang I agree. And next, please specify the PSA outlet kung saan po ninyo kukunin na inyong PSA. So, unang choices po natin dyan ay kung saan region. So, next po ang ating outlet. So, in cases po na ganito, minsan naglalag po ang ating computer, make sure lang po na malakas po ang ating internet para kumpleto po niyang maipapakita sa atin kung ano ang outlet. So, after po nun, i-click po natin ang next. Then, after po niyan is, please provide your contact information for the appointment. And if you're making the appointment for someone else, please indicate their contact details. So, in my case po, isarili ko pong PSA o birth certificate yung kukunin ko. So, pangalan ko po yung ilalagay ko dito. So, make sure lang po na babasahin po natin yung mga reminders na makikita po natin sa PSA. Then, after po niyan is indicate po natin ang ating email address, yung accessible po natin na email address, at ang ating accessible mobile number na pwede po tayong kontakin ni PSA. In cases po na magre-request po kayo para sa iba, pwede po, if you are requesting for someone else's certificate, use your own personal details in this form. You'll be able to indicate their names on the next page. So, sa next page po natin makikita kung in case po na kukuha po kayo sa iba. So, I agree. Then, after po ng I agree, i-click po natin ang ating next button. Okay, after po sa ating next button is, meron po tayo ditong OTP verification na pwedeng makuha dun sa email address na ating binigay or sa ating cellphone number na na-provide po natin before. So, that's why kailangan na accessible po ang ating both email at ang ating cellphone number. Okay, so, let's try to put our OTP for our verification. Madali lang po ito, so make sure lang po na malakas-lakas po ang ating signal. Then, let us verify. After verification po, makikita po natin dito kung kanino certificates ang nire-request po natin. So, kung halimbawa is nagre-request po tayo para sa iba, eh, dito po natin makikita. And kung para sa sarili mo, you can also indicate this here in this form. So, sa ating certificate number 1, for our certificate type, medyo mahina po ating signal ngayon, so i-click po natin ang ating certificate type of live birth. So, yun po yung ating kukunin. Then, since sarili ko rin naman, ang kukunan ko ng certificate, so relationship na ilalagay ko is self. Then, prompt na po siya automatic, first name ko, sa middle name, and last name. If mag-a-add pa kayo ng another certificate, you can click add another certificate, but in my case, pwede natin mag-click ng next. Then, dito po tayo magsa-select ng ating preferred date and time of appointment. Kung kailan, anong araw or anong oras tayo pwede makapunta sa ating PSA outlet. Yun pong outlet na
na-click po natin or we chose na outlet dun sa pinakaunang form. So, as you can see, meron po tayong mga vacant periods which is reflected by the blue, light blue colors. And meron din pong mga available slots on different times. So, anytime po, meron pong slot po sa ating PSA. As long as hindi na po niya ma-maximize ang ating slot, willing po silang mag-accommodate ng ating mga orders po ng ating mga PSA. So, in my case po, since medyo malayo-layo po ako sa outlet ng ating PSA, so, mas pinili ko po yung 3:30 PM sa hapon kasi babiyahe pa po tayo, no? Medyo malayo-layo pa po yung ating PSA office. Then after that, we can click next. And dito po, marireview po natin ang mga detalye ng ating appointment. So, di po to, non-transferable po ito, mga ma'am and sir. So, please check. After po natin ma-check, kung meron po kayong mga changes, pwede kayong mag-back. Meron pong back button. Kung wala, is next. Then, processing po ang ating appointment. Okay, so appointment is now confirmed. You have successfully booked an appointment in the said date and place po sa ating outlet. So, mag-monitor lang po tayo sa ating email account kung merong mga announcement regarding sa appointment if there are any changes. Kapag klaro na po, we can click our next button. Okay, so ito po ang ating Civil Registration Service appointment slip. So ito po ang ating slip ay printable. Pwede po itong ma-print. Ito po ang dadalhin natin sa ating PSA outlet. So meron po dyan mga procedures for application and meron pong mga note. Okay, mga reminders rin po. Kailangan po rin natin itong basahin. And we can also have our birth certificate na mga slip print po, appointment slip. To downloadable rin po ito and printable. So we can save it too. Pwede rin natin siyang ma-save if wala po tayong printer sa ating sariling bahay. And the good thing about our PSA is madali po natin siyang ma-book. It's because mabilis po ang kanilang pag-accommodate ng ating mga customers po sa ating PSA offices. So, as long as you have or already completed your online appointment, lahat ng mga requirements is nadala po ninyo, is don't worry po, mabilis lang po talaga ang pag-process. So, I think that is all for our online appointment in PSA. You can actually message or put a comment kung meron po kayong mga katanungan. And thank you very much. Maraming salamat.